100 Moving Brighter Plants for Our Surroundings. Yan ang aktibidad na isinagawa sa New Era University na dinaluhan ng maraming tao. Layunin po na aktibidad na mahulog na sa ating mga mahubog na sa ating mga kabataan ang pangangalaga sa at pag-iingat sa kalikasan. Kung paano panoorin natin ito. Salamat po ng marami. Madalas na nating mapakinggan ang salitang recycle, subalit ang marami sa atin ay ipinagwawalang bahala ito. Bakit nga ba mahalaga ang pagre-recycle at ano ang naitutulong nito sa ating kapaligiran? 100 Moving Brighter Plants for Our Surroundings. Yan ang aktibidad na isinagawa sa New Era University na dinaluhan ng maraming tao. Nakapanayam namin si Mr. Francis Garcia, ang isa sa mga organizer ng 100 MBPS, at inilahad niya sa atin kung ano ba ang kahalagahan ng pagre-recycle. Number one, napakarami na kasi natin ngayong modern na things na ginagamit. Ano? Maging sa pagkain. Noong araw, kumakain tayo kasi na sa dahon, tapos wala ng mga plastic na kutsara. Yun, mga biodegradable lahat yun. Ngayon, dahil sa mabilis ang pag-unlad ng panahon, lumago ang populasyon, dumami ang tao. Gumagamit tayo ngayon lagi ng plastic, styrofoam, ano? And iba pang non-biodegradable na materials. Ngayon, pagka ito ay hindi natin properly na-dispose, let's say ito, mga solid waste, considered siyang solid waste, babara siya ngayon dun sa mga estero. Kaya mapapansin ninyo, based on survey, ang pinakamalaking contributor ng pagbaha dito lamang sa Metro Manila ay mga plastic materials. Layo ng aktibidad na mahikayat ang publiko na magkaroon ng kamalayan hinggil sa climate change, partikular ang paggawa ng mga makabuluhang bagay mula sa mga patapong basura. Bukod sa mga special performances, tampok din sa aktibidad ang fashion show ng mga bata, suot ang mga recycled dresses. Gawa po sa mga chichirya na mga balat ng mga movie at mga videos. Mabiyaya po itong aktibidad na ito kasi nakasali po ako sa ganitong aktibidad. Yari po, ito po ay isang lambat. Yung mga design po nito ay tahon po. So, pag nakikita nyo po tinatapon, para pong ano, gusto nyo pong pulutin dahil po gusto nyo pong ikabit ito sa inyong kagamitan. Inalam din namin ang opinyon ng ilang mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pagre-recycle. Mahalaga po ang pag-recycle po para po para makalinis po sa mga lugar upang makaiwas din po ng madaming kalat po. Sa mga plastic po ng candy at mga chichirya, sa halip po na itapo po natin, gawin po natin makabuluhan po yung pwede po natin silang i-recycle po. Kung hindi po tayo magre-recycle, kung madumi po yung kapaligiran natin, paano po yung aabutan ng next generation? Ang recycle po, upang makatulong sa mga gawain. Dahil doon, tayo ay hindi baba ang ating kalim. Nakapaloob sa aktibidad ang exhibit, job fair, food seminar at food fair. Ito ang kauna-unahang nagsagawa sila ng ganitong kampanya at ipagpapatuloy ito sa mga darating na taon. Tuloy-tuloy nang gagawin natin ito. Actually, ito ay ginawa natin muna sa ganitong scope lamang pero lalakihan pa natin ito, lalo nating palalakasin ang pagkampanya para lalong marami pang makatulong sa ating kalikasan. Kasi habang nandito tayo, hindi naman papakonti ang tao. Paparami ang tao, lalo natin dapat ingatan ang ating kapaligiran. Pero paano natin magagawa yan? Tumulong tayo sa pinakamaliit na paraan. Katulad nito, nagsimula tayo mag-create ng awareness, pero hindi natatapos dito. Taon-taon, gagawin natin talaga ito. Kayo po ay nanonood ng Pambansang Almusal.